Actually, wala pa akong masyadong ideas. Hindi ko pa nararanasan yung magpakula. Nakakatakot din siya kasi syempre hindi mo alam kung ano yung sasabihin niya about your future. Feel ko lahat naman tayo gusto natin malaman kung ano yung magiging takbo ng buhay natin, yung hinaharap natin. Hello everyone, Pip Salomon here at ito ang aking Kula Session. Ngayon, magpapahula ako. Excited ako na malaman. Hindi ako natatakot. Kasi siguro at this point of my life, I'm not scared of anything anymore. Excited ako na malaman kung ano yung magiging future ko, lalo na sa love life ko. Kasi since paglabas ko ng Big Brother house, wala pa akong jowa. Ini-expect ko malaman niya ako sino yung magiging jowa ko. Hello. Hello, Fifth po. Nice to meet you again. Miss Let. Takot ka ba? Nung bago ako pumunta dito, sabi ko, parang mas excited ako. Pero nung pag-upo ko at nakaharap ko na kayo, parang medyo natatakot. Kasi syempre, hindi mo alam kung ano yung magiging future mo. Lalo na ngayon, I'm in a plateau. Hindi ko alam kung tama ba yung term ko. Parang flat yung takbo ng buhay ko na parang very stagnant na parang sinasabi lagi kong tinitweet, I need a plot twist talaga before this year ends. Sige, now fifth, using your left hand, cut mo yung card 7 times. Seven times, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hinahanap mo kanina? Lover. Lover. Ito na ang lover mo. Oo. Paano ka magkaka-lover? Okay, sana sa'yo na magkaroon. Kaya lang, pag may dumadating na sa'yo, parang nawawala sa focus yung dating. Kasi nahahanapan mo siya ng mali. You're very idealistic when it comes to relationship. Yeah, exactly. Meron ka na dapat ka-relasyon yung Moreno. Oh! Kailan dined mo muna siya? Oo nga, dined mo. Nagulat lang ako dun sa sinabi niya na kumbayan Moreno kasi meron akong ganun na hindi ko pinansin. Tapos sabi niya parang okay daw yun. So nagulat ako pati yung physical, alam niya. When was the first time na na-broken-hearted ka? First time? Kung college days pa. Willing ka bang harapin siya ulit? Yung una ko, wala na. Ito, yung... Yung last? Oo, gusto ko pa rin siya. Kasi hindi siya out eh. Hindi niya matanggap yung sarili niya. So, ang hirap bumalik dun magtago ulit. Alam mo yun. Kasi ikaw okay ka na. Okay ako siya. Pero what if out na siya? Oo, papayag ako ba? This is regarding your new career. Visible ka kasi ngayon sa directing. Mm. Akala mo lang walang pera ang indie, pero alam mo, ayan yung pera. Nandiyan yung pera? Sinasabi mo, stagnant ang career mo. Pero andito siya. Ewan ko, siguro hindi ako contented. Iba pa yung level mo ng gusto, may mas mataas ka pang gustong marating. Gusto ko lang siguro mas mabilis yung pasok ng pera. Parang gano'n. Ito na oh. Ito sino yung na? Directing, ito yung sa big company na kailangan. Yeah, actually, katex ko sila. Kahapon. Naayos lang namin yung contract. Ang sinabi niya sa akin na nandun yung pera, i-continue ko yung pagsusulat, pagda-direct, pag-produce na doon daw ako magka-conquer. So, naging confident ako na i-todo na yung pag-direct ko pagsusulat at pag-produce ng film. You want to conquer. Tsaka marami kang ideas eh. Dami, oo, sobra. Diba? Parang overflowing siya. Yeah, exactly. Tapos, hindi lang siya overflowing,
infinite. Ang gusto mo lang kasing mangyari, yung isang snap, ay gusto ko to. Oh, ito na yung gusto ko mangyari. Gusto ko agad mangyari. Impatient ako. Hindi mo alam na ikaw mismo nagpo-form ng sarili mong, yung parang nilalagyan mo ng pillar yung sarili mo pa unti-unti. Yeah. And before you know it, nakuha mo na siya. Pull yourself up again. Alam mo, hindi mo pa nagagawa lahat kasi ito pa lang yan. Siguro, to be honest sa sarili ko, parang I'm just frustrated with, I'm impatient. Huwag ka nga, hindi. Nawala nangyayari na. For all you know, yung paunti-unti mong ginagawa, nagpa-prosper ka na. Mm-hmm. Tapos, andun ka na pala. Yeah, exactly. Tsaka tignan mo, yung mga, yung hindi mo kailangan kalimutan yung pain. Yeah, actually, nagagamit ko siya sa writing. Yun. You take it as a challenge and gawin mo siyang stepping stone to make you feel better and make you a better person. Alam mo, pagka magka-relationship ka, pa mas papatag ang lahat sa'yo. Feeling ko nga. Yun na lang yung kulang mo eh. Yung parang someone to keep you grounded. Eh, parang maramdaman ko lang na mayroon tao na nandyan for me. Alam mo yun? Kasi as of now, parang I don't feel that. Tingnan mo yung race mo. Race? Race. Anong race? Yung ray, yung ganyan. Ray. Kasi akala mo nga nun, eto ka pa lang. Intayin mo siyang sumabog. Sumabog. Yun ang something big. May jowa ka na. Pero tong jowa na to, the making pa lang. In the making. So hindi ako tatandang single. You will, hindi. You will sail with someone. Nice, I love that. Lalagay at pareho kayong magandang sa tubig. Nice. Okay ba na mag-travel ako ng mag-travel? Kasi ang dami nagyayaya sa akin eh. Ng pera. Okay lang sa'yo mag-travel na mag-travel, pero may mga bagay kang dapat ayusin dito. Alam mo, dear, you have to take care of your health. Yeah. Especially yung likod mo. Oh my God, alam mo, kasi 2 months na siyang masakit. Nakikita ko kasi. Tapos, hindi ko siya pinapacheck up kasi parang nawawala, tapos huwag nasasakit ulit. Tapos nung nag-swim ako sa Bali, tapos ang lakas ng mga waves. Ang sakit na naman niya. Kaya hindi ako maka... Ano, may scoliosis kasi kami ng twin ko. Ayan, naguguluhan ako sa buhay ko. And maganda na siguro ito yung confirmation na kailangan ko. So susundin ko yung mga advices niya about sa buhay ko. Yung mga hula niya. Kuya, alam mo, marami akong nakikita sa'yo. Salamat po. Thank you so much. Yung mata mo kasi, very open. Very open. Lahat, nakikita ko yung lungkot, yung saya, yung gusto mong mangyari. Gawin mo na, ito na yung break mo. Yeah, okay. I will go for it.